Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. This is the first time na ituturo ko to. At ang objective ko kasi is to help taxpayer and also to assist taxpayers na mag-fight back dito sa ginagawang harassment ng BIR. So, umpisahan natin yung pag-aaral natin. And this is the call na rin sa kanila na magbago na sila. So, let us start sa rule ng Supreme Court natin. So, pakibasa mo nga, Ma'am Guia. GR number 196347. The presumption of regularity in the performance of official duties is an aid to the effective and unhampered administration of government functions. Without such benefit, every official action could be negated with minimal effort from litigants, irrespective of merit or sufficiency of evidence to support such challenge. To this end, our body of jurisprudence has been consistent in requiring nothing short of clear and convincing evidence to the contrary to overthrow such presumption. To successfully overcome such presumption of regularity, case law demands that the evidence against it must be clear and convincing. Absent the requisite quantum of proof to the contrary, the presumption stands deserving of faith and credit. Okay. Meron na pong Supreme Court ruling tungkol dito, BIR versus Avon. Okay. Doon sa BIR versus Avon, binigyan na tayo ng guidelines ng ating Supreme Court kung paano natin ma-achieve yung requirement mismo ng ating Supreme Court na nakasulat dito sa kanilang jurisprudence. First, liliwanagin ko sa inyo, kailangan nating hanapin, maging familiar tayo sa official duty. So, kung hindi natin alam ang official duty, hindi natin malalaman kung ginagawan tayo ng kalokohan o ginagawan tayo ng kabutihan. Didiscuss ko yan mamaya lang. Second, inuutusan tayo na i-reconcile yung performance doon sa official duty. Dapat, kumbaga mga accountant na narito, dapat yung bank reconciliation natin, yung cash na naka-record sa company at yung cash naka-record sa ating banko, dapat laging balanse. So, ang sabi ng Supreme Court, i-check mo yung performance kung tumatama doon sa official duty. So, saan makikita yung official duty at saan makikita yung performance? Mamaya natin i-discuss yun in details. At tuturuan ko kayo papaano natin mapapanatiling tapat ang ating mga revenue officer sa kanilang sinumpaang duties. Okay. So, tinuturuan din tayo ng ating Supreme Court na maghanap ng dalawang klase ng ebidensya. Clear and convincing. So, pag wala raw tayong clear and convincing evidence, kalimutan na natin yung objective natin. So, tuturuan ko rin kayo, right, today, paano mag-develop ng clear and convincing evidence. Okay. So, yun yung ating objective sa araw na to. We must comply with the rules and regulation, with our jurisprudence, specifically, papaano natin matatanggal yung word kasing presumption eh. Okay? Pabor sa kanila. So, kung itatagalog natin yung presumption, ipinalalagay. Ha? So, ang BIR, laging presumption yan pagdating sa pagpe-perform ng kanilang duty. So, ipuntahan natin yung susunod. Okay, matagal ko na itong ginagamit pero hindi ko siya ma-relate-relate nung araw. So, ngayon, i-relate natin dun sa sinasabi ng ating Supreme Court. Pakibasa mo nga uli, Ma'am Guia. Section 245 Tax Code. Specific provisions to be contained in rules and regulations.
the rules and regulations of the Bureau of Internal Revenue shall, among other things, contain provisions specifying, prescribing, or defining, letter D, the conditions to be observed by revenue officers respecting the institutions and conduct of legal actions and proceedings. Okay. Maliwanag na. Saan nang gagaling yung official duties? So, na-establish na ng tax code natin. Dun pala, ang pinanggagalingan ay yung rules and regulation ng BIR. So, saan katutak yung rules and regulation ng BIR? Mabuti na lang, karamihan nila ay nasa BIR website. Ngayon, yung daw rules and regulation ng BIR, eh, ang unang-unang mag-o-observe, ang unang mag-o-observe yung mga revenue officer. At dapat daw i-respect nila yung kanilang rules kasi yun yung kanilang legal action at gagamitin nilang proceedings. Sa madaling salita, alam na ngayon natin yung duties ng BIR. Very important. Now, dahil sa duty na yan, sinabi rin ng Supreme Court na ang mga BIR official ay mayroong second chance.